Hi guys, so nakatulog ako ng mga 30 minutes to 1 hour yung pagtapos ko magtrabaho. Tapos, ang gagawin natin ngayon, mananood tayo ng basketball. Last day na ni Davis, tapos bukas uuwi na siya. So, merienda lang tayo saglit. Yan, tapos, ano ba, nababasa ko lahat ng comments niyo dun sa in-upload natin na love story untold ng LA. Ayan siya, so panoorin nyo lang. So, lahat yan nakikita ko. Tapos, may mga comments dun na gusto nyo kong i-share kung paano kami nagsimula ni Davis. So, may time pa tayo. Actually, kahit 10 minutes, pwede ko pa itong ikwento ng saglit lang. Ngayon, nagpaalam naman ako kay Davey. Sabi niya, sige lang, tuwang-tuwa pa nga siya. At saka, ang sipag ko talaga mag-vlog. 5 araw na ako nag-vlog. So, yan, panoorin niya sana yan lahat. Tapos, kaka-story time lang natin kay tungkol kay favorite person. Ayan, panoorin niya siya. Ngayon, tapos, para at least meron kayong background story kung bakit binilin ako ni Davey ng damit, ng ganyan. At saka, kung bakit ginagawa niyang divisoria yung Amerika. Okay, so, pabalik-balik siya dito. Actually, after nito, after yung America trip niya, pumunta siya ng Boracay kasama yung asawa niya. Tapos gusto ko lang sabihin na meron 3 reasons si Davis kung bakit siya pupunta dito. Yung number 1, pagod na siya dun sa Manila. Okay, so marami kasing trabaho doon, yung mga negosyo. Tapos number 2, abutan niya ako ng pera, Diyos ko, sa wakas. Okay, tapos yung number 3, secret. Okay, hindi ko pwedeng sabihin kasi baka patayin tayo nun. I'll be the light to guide you. Gusto ko lang sabihin na hindi kami mayaman, very poor and very sad kami, okay? So back in the days, kapag umuulan tapos bumabaha, pag may nagbato ng pera dun sa baha, kukunin niyo ni Davis. Okay, tapos ako naman, sakto lang, saktong mag-aaral, tama ba? Nag-aaral din naman si Davis noon siguro hanggang first year college, hanggang first term lang. Actually, hindi niya rin natapos yung first term. Okay, so pumunta siya dun sa college na 1K lang, enrolled ka na. Okay, so ang nagbayad ng tuition fee noon, yung 1,000 pesos na yun, nagbayad noon, si Raymond. So ayan pala kami, yan yung tatlong close ko talaga, si Raymond, si Kilay, at saka si Davis. Nakakatawa tong story na to kasi for the last 12 years, yan lagi yung sinasabi ni Mon kay Davis na, ako yung nagpa-aral sa'yo ah. So nag-aral sila doon ng mga 2 months lang kasi after 2 months kailangan nila mag-exam tapos kailangan nila bayaran yung mga remaining na na-balance nila bukod doon sa 1K, okay? Hindi na naglabas ng pera si Mon, hanggang doon lang yun, 1K, okay? Sinabi sa akin ni Mon, Jigs, kailangan namin ng pera para makapag-exam si Davis, okay? Sabi ko, magkano ba? Nandun si Davis noon pero ang sabi ni Davis, Jigs, wag na. Ayoko na mag-aral kasi alam ko na lahat. To help our friends in need. Yung mga taon na to, siguro mga 19 to 20 years old ako niyan, tapos si Davis mga 17. Okay, so call center agent na ako niyan, may trabaho na ako niyan agad. Tapos ito na lang yung link kung gusto niyo pang malaman ng lahat-lahat. Sobrang close kami niyan ni Davis to the extent na 7 a.m. pa lang pupunta yan ng bahay. 7 a.m. Okay, so kakatok yan, hanapin niya ako kasi makikikain siya. Okay, so pag nakapasok na siya dun sa kwarto ko, sasabihin niya sa akin, Jigs, gumising ka na, tanghali na. Sabi ko, alas 7 pa lang, anong tanghali sa alas 7? Okay, so kakain lang siya doon, mag-breakfast, tapos magla-laptop siya ng saglit, tapos doon makakatulog na yun sa tabi ko. Okay, alam ko naman hindi pa siya natutulog kasi tumatambay siya sa computer shop ng magdamag kahit hindi siya naglalaro. Okay, so magigising ako ng 11 a.m., kakain na naman kami. You'll be there, cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Tapos yan, mag-mall kami ni Davis, papahiramin ko siya ng damit. Weekend to, Sabado, Monday to Friday kasi may trabaho ako. Sabado, aalis kami ni Davis. Tapos Sunday naman, pag Sunday, alam nila, bawal ako i-text ng Sunday. Okay, kasi kasama ko yung jowa ko. May jowa na ako nun, agad-agad. Okay. Ang tawag sa akin ng jowa ko nun, Sunday guy. Okay, kabit kasi ako nun. Kapit ako ng trabaho niya. So, kaya every Sunday lang kami nakikita. 4 years kami nito. Shoutout sa'yo. Hindi ka makakalimutan. Siya yung first love ko. Tapos, negosyante to. Baka kilala nyo pa nga. Okay? Pero next time na yan, siya lahat nagturo sa akin. Yan, kung anong meron ako ngayon, kung paano ako magsalita, kung ano yung mindset ko. Parang si Mr. Gray. I exercise control at all things. So you're a control freak? Oh, I exercise control in all things, Miss Steele. Pati income, naturuan niya ako, dapat meron kang earned income, generating income, at saka passive income. So, sa lahat yan, galing yan sa kanya. Mga 70% yan, natutunan ko sa kanya. Yung remaining 30% sa NLP ko na siya natutunan. So, yung mga hindi natuturo sa school, naturo niya sa akin. So, naiwan ko siya. Tanga-tanga ko. I mean, totoo naman. Admitted naman ako doon na. Tanga-tanga ko talaga. And actually, binalikan ko siya after 1 year. 1 year, 2 months, parang ganun. Kaso nga lang, meron siyang jowa. Tinanong ko siya noon kung magpapaagaw ka ba. Ang sagot niya, subukan mo. I had to find Jesus.
to. Bali, hindi ko na siya kinuha noon kasi nga ayoko manira ng relasyon. Tapos, yun lang, hindi ko ikakapogi kung maaagaw ko siya. Okay, so ang pangit noon, may iwan niya yung isa at... Come up to meet you, tell you I'm sorry. Tapos ito nakakatuwa kasi after 2 years, bumalik yung first love ko. No? Tinext niya ako. Ang sabi niya sa akin, kamusta ka na? May jowa ka ba ngayon? Ang sabi ko, meron. 2 years na. Tapos ang sabi niya, magpapaagaw ka ba? Ang nasa isip ko noon, it's tempting. But, saktong-sakto to kasi katabi ko yung jowa ko. Okay, so nanonood siya ng TV, maghihiwalay kami ng upuan. Yung naging jowa ko noon, doktor siya, so nasa kabilang upuan ako, so pagod to. Dalawa kasi yung trabaho niya. Okay, so lutang to lagi, hindi ko to nakakausap. Okay, so stress siya lagi. So, yun lang yung setup namin. Nandun lang siya. Okay, so tinitigan ko siya bago ako sumagot dun sa first love ko. Okay, ang sagot ko sa kanya, no. Baba ng cellphone, pumunta ako sa jowa ko, niyakap ko na mahigpit. Ayun lang. Si Doc noon, tahimik talaga siya. Ayoko siyang pilitin magkwento sa akin. Kasi yun, so tahimik lang kami. Pero, when silence isn't awkward, you can be silent together. And it's comforting. And so 6 years kami ni Doc, tapos naiwan ko na naman siya. Oh my God! Sorry talaga. Yun, wala silang kasalanan. Ako lahat na may kasalanan nito. It's such a shame for us to part. At nawala na si Davis sa story. Okay, so comment kayo sa baba kung gusto nyo ituloy ko yan. Pero focus man na tayo kay Davis. Bali, pinuntahan namin ni Davis yung computer shop na pinaglalaroan namin. Kilala ko doon, kilala rin siya. So ang sabi ko doon sa may-ari, baka po pwedeng paglaruin nyo si Davis. Tapos ako doon lang magbabayad every Saturday. So unlimited si Davis, kahit ilang oras maglalaro siya. Medyo mahal pa noon, parang 20 pesos pa yata nung per hour na yun. So naglalaro lang si Davis, bahala na siya kung ilang oras siya maglalaro. Okay, tapos sisingilin nila ako every Saturday. Hindi ko na yung sagot yung pagkain ni Davis, pero may ginagawa si Davis. Ang ginagawa niya, alam niya kasi yung oras ng uwi ko sa umaga. So aabangan niya ako, si Davis. Okay, so alam niya kung saan ako dadaan, saan ako lulusot, saan ako bababa. Alam na alam niya. So pag inabangan niya na ako, nakita niya na ako, dun pa lang siya kakain. Umaga na. When we are called to help our friends in need. Bali, tatlong tao yung nilalabas ko every Sabado. Si Raymond, si Kilay, at saka si Davis. Okay, pero hindi sila sabay-sabay. Isa-isa lang kasi mahal. Magmamall kami, kakain lang kami, magkakape, tapos yun. Ang maganda nito, kapag tatanungin ko na sila kung saan tayo kakain, hindi pa tapos yung sentence ko, meron na sila agad sagot. Count on you like 4, 3, 2, you'll be there. Yan, parang jowa ko itong mga to, madalas pa sila mag-okrayan. Kunwari, kasama ko si Raymond. Tapos si Kilay, itatext niya ako, Jigs, nasan ka? Sabi ko, Mon, nagtext si Kilay, ikaw mag-reply. Sasabihin ni Raymond, huwag mong itext si Jigs, magkasama kami. Next week mo na siya makikita. Kaya yung umalis ako, sobrang lungkot nila noon. Kung makikita mo yung captions nila sa lahat ng posts nila, fasting starts now. Okay, so ayun yung mga posts nila. Kasi yung mga panahon na yun, ako yung unang nagka-meron sa kanila. Okay, tapos alam ko rin yung pakiramdam ng walang-wala. Tapos as long na gusto mo naman yung ginagawa mo para sa mga tao na gusto mo, na mahal mo, okay lang yan, you were never feel used. Alright? Tapos kung pares kayo ng sitwasyon ko, huwag kayong mag-expect dun sa mga taong lagi nyong binibigyan. Okay na okay lang yan, huwag kayong manunumbat, yun din. Kasi sinabi ko na to dati sa vlog, hanggat kaya ko, ibibigay. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Fast forward guys, naging 18 years old na si Davis, nag-apply siya sa Jollibee. Okay, yung sabi sa akin ni Davis, Jigs, penging pang requirements. Diyos ko. Okay, so nagsweldo sa Davis, first sweldo ni Davis. Hindi ako nag-expect ng kahit na ano, pero ako yung unang tao na hinahatid Davis. Okay, ang sabi niya, Jigs, libre kita. So, kinilig ako noon. Tara. Sabi niya sa akin, hindi pa pwede ngayon at 10 p.m. pa. Ang sabi ko, bakla, ang tagal ng 10 p.m.
bakit 10 PM? Hindi siya sumasagot. Okay, dalawa kami nililibre ni Davis si Kenneth. Si Kenneth nakita niya na sa Korea vlogs natin kasi si Kenneth nililibre niya rin si Davis. So di yun na, 10 PM na. Pumunta kami ng fast food. Chowking yun, okay? So ang sabi ko lang, Dave, yung mura lang sa akin, yung chow fan lang. Okay na ako dyan. 50 pesos lang yun, $1 para sa mga taga-America, $1 lang yung chow fan. Kasi ayokong pag-asasin si Davis talaga. Okay, pero ang sabi ni Davis, sige na, Jigs, bili ka kahit mga lagpas 100, 150. Sabi ko, sige, bila ko ng Laureate. Ang presyo ng Laureate, 150 pesos. Okay? So, naka-order na lahat-lahat. May napansin ako sa order ni Davis, sobra yung order ni Davis, sobra ng pang isang tao. So, hindi ako nagdududa nun. Feeling ko kasi para yun sa family niya, sa nanay niya, o kaya kay Janjan, dun sa kapatid niya. Tapos ang sabi niya, four to go po lahat. Take out. And then pumunta na kami dun sa venue, sa computer shop. Okay, sabi ko, bakit tayo dito kakain? Pero may idea na ako kung bakit. Okay, tapos habang naglalakad kami, tinanong ako ni Davis na, Jigs, ano ba yung sinabi mo dun sa mga nililigawan mo? Ang sabi ko, Dave, hindi ako yung nandigaw. Sila yung nandigaw sa akin. Okay, so binigyan ako ng 50K, kami na. Tapos sinasar namin si Davis, Dave, bakit 150 lang yung para sa amin ni Kenneth? Tapos dun sa nililigawan mo, 170. Hala, tapos first time mo pa lang yan, lilibre. Kami, tagal-tagal na namin sa'yo. So pinuntahan na ni Davis yung nililigawan niya. Anak siya ng may-ari ng computer shop na pinaglalaroan niya. Okay, so binigay niya na yung pagkain, ang setup nun. Sa kanto lang yon, so dalawa dito, silang dalawa ni Davis, tapos kami dalawa magkatabi ni Kenneth. Sobrang layo, kasi sabi ni Davis, lumayo kayo, ayokong maridig yung mga pinag-uusapan namin. Parang ganun. Okay, so ang ending nung gabing yon, busted ang lolo mo. So inom kami. Ang dahilan ni Ate Girl, hindi pa daw siya ready, estudyante pa lang kasi siya. Okay? Pero, after 1 month, si Ate mo Girl, may jowa ng iba. Inom na naman! Broken hearts go, can they find their way? And then after nun, siguro mga 2 months, may pinakilala na sa amin si Davis, si Angie. Okay, so ako yung unang hinarap ni Davis. Sabi niya, Jake, may papakilala ko sa'yo. Sabi ko, sige, tara, asan yan? So pinuntahan namin yung si Ate Magirl sa kanto lang siya, nag-aantay na siya sa akin. Okay, tapos paglapit ko kay Ate, kay Angie yung pangalan, ginaganong ko siya, yung mata. Sabi ko, sundan mo to. Sabi ko, hindi ka naman bulag. Kasi nakatawa lang si Ate Girl, pangiting-ngiti lang. So mabait talaga yun si Angie. Yan. Tapos after few months, nagkasakit si Davis kasi nagkatubig yung lungs niya. So na-hospital siya dyan, mga 4 days yan. Ang nagbabantay sa kanya, si Angie. Okay, so ang dami-dami namin magkakaibigan. So ayun yung pictures namin, pero walang dumalo kay Davis. Ako lang. So may dala akong pagkain dyan para kay Davis. Tapos nagambag din ako kahit paano para sa mga gamot-gamot. When we are called to help our friends in need. Tapos tinanong ko na si Davis ko anong next move mo. Ang sabi niya gusto niya ng 5-star hotel, doon siya magtatrabaho. Okay, may mga discouragement siyang naririnig kasi nga ang requirements doon at least 2 years ka na sa college o kaya natapos mo yung course ng HRM na 4 years. Yung sa case ni Davis, first sem lang siya, hindi pa niya natapos. Okay, pero ang sabi ko sa kanya, okay lang yan, ako gagawa ng interview mo, lahat ng questions mo na possible. Ako gagawa niyan. Okay? Lulusutan natin yung first sem mo. Okay? Sasabihin mo sa dun sa nag-interview sa'yo na magkukontinue ka mag-aaral, mag-iipon ka lang. Count on me like 1, 2, 3, I'll be there. Tapos tinanong ko ulit si Davis, ano ba talagang gusto mo pa? Sabi niya, gusto ko mag-ipon, gusto ko magnegosyo, gusto ko magkaroon ng computer shop kasi yun talaga yung gusto ko. Okay, ang sabi ko noon, sa isip-isip ko lang, goods na yan. Kasi para sa akin, na-adapt ni Davis yung ganong mindset. Okay, so panalang-panalan na yun para sa akin. Kasi noon, back in the days, ang sabi, may mga nagsasabi kay Davis na pag umaman si Davis, hindi na uso yung pera. Okay, pag nagkakotse si Davis, lahat ng tao naka-spaceship na. Mga ganun yung pang-okray kay Davis. Ako, nakatahimik lang ako nun. Patawa-tawa, pero nakakatawa naman talaga yun. Long story short, nakapasok si Davis sa 5-star. Okay? Tatlo yung napasukan niya. Hyatt, nag-end ng contract yun. Hyatt, tapos Ascot, tapos Solaire. So lahat yan, 5-star. Nakapasok si Davis dyan. Thank you.
last na work niya sa Soler, nandito na ako nun sa States. Tapos ang sabi sa akin ni Davis, Jigs, pagod na ako. Magnegosyo na tayo. Ito na yung gusto kong gawin. Ang sabi ko, patingin ang pera mo. Pero alam na namin na computer shop yung gusto niya. So pinakita niya yung pera niya sa akin, combined sila ni Angie. So nag-iipon sila ni Angie. So pinakita niya sa akin, sabi ko, okay, sige, goods na yan. Ako nang bahala sa iba. Tapos nun, sinabi sa akin ni Davis yung proposal niya, lahat-lahat, kung saan kami bibili ng computer, saan kami magpapwesto, sino yung magiging IT namin. So siya nang bahala dun sa lahat. Tapos kung ang tanong niyo naman, kuya, zero knowledge kayo sa negosyo, bakit yung nag-risk? Ang sagot ko ay, ganun talaga. Take the risk. So after a few months, nag-boom yung negosyo namin ni Davis. Ang sabi niya sa akin, Jigs, gusto ko ng condo, gusto ko ng kotse. Okay lang ba? Kasi nahihirapan siya dun sa magdagbabike lang kasi siya, tapos hawak niya lagi everyday yung sales ng computer shop. Tapos ang sabi ko sa kanya, Dave, baka hindi mo pa kayanin kasi kapag kumuha ka ng mga ganyan, baka yung sweldo mo sa shop dun lang mapupunta. Pumayag si Davis. Ang sabi ko rin sa kanya, delayed gratification muna tayo. Ang sabi ni Davis, ano ba yon? Resistance to the temptation of an immediate pleasure. So nagets naman ni Davis yon. So after 8 months, nagpatayo ulit kami ng computer shop. Ng pangalan ng shop, Horseman. So ako lahat nag-iisip nung name. Yun yung binabalato sa akin ni Davis. Tapos siya na lahat. Tapos few months after matayo yung second shop, ang sabi ko sa kanya, sige Dave, gawin mo na yung gusto mong gawin, bilihin mo na yung gusto mong gawin. Okay, so bumili ng kotse si Davis, bumili siya ng condo, tapos nakapag-travel na siya. Nag-travel siya ng Japan, parang ganun, tapos nakapunta na siya ng Paris, ayun yung mga pictures niya, tapos nakapunta siya dito. Okay, yung visa ni Davis, mabilis siya ma-approve kasi meron siyang negosyo. Ganun lang yun sa embassy, okay? At as long na meron kang pera at nakikita na lang may negosyo ka, malakas yung percent na ma-approve yung visa mo. Pumunta siya dito, tapos nanood kami ng Ellen, tapos pumunta kami ng Las Vegas. Yan, tapos after 1 year, ang sabi ko sa kanya, Dave, isa pa. Paggawa tayo ng malaki talagang computer shop, yung may VIP. So, ayan na siya. Lumabas na yung Assassin's Gaming Grounds, AG. Okay, so ayan yung picture ni Davis. Tapos lahat ng ginagawa namin ni Davis, secret lang siya. Okay, so wala nakakaalam. Pinopost na lang ni Davis yung mga finish na computer shop kapag ka ready na lahat. Kasi isa sa mga natutunan ko dun sa first love ko, 3 things to keep private, your income, your next move, and your love life. After mapatayo ng third na computer shop, umuwi ako ng Pilipinas. Sabi ko, ako naman. So, masaya-masaya ako nun kasi nabibigyan ko na yung mga tao kung gusto ko talagang bigyan. Tapos, ayun, yung mga iba kong kaibigan, yung iba kong tropa, dinala ko sila sa Boracay. Tapos kami ni Davis naman, nag-Korea kami kasama si Kenneth. Tapos yung mga sumunod na branches, corporation na yon, history na siya. Ang pambawi sa akin ni Davis, every time na uuwi ako, siya yung host. Okay, siya yung magdadrive para sa akin. Umaga pala, magta-text niya yan. Saan yung lakad mo ngayon? Patingin yung schedule mo, saan tayo pupunta, sinong susunduin, sining mimit mo, ano oras ka uuwi. Lahat yan si Davis. Okay, so sasamahan ako niyan. Kaya kung mapapansin niyo sa mga last na episodes natin, nung quarantine vlogs, yung bakasyon ko sa Pilipinas, siya lagi yung kasama ko. May mga kaibigan din naman ako na gusto talaga bumawi sa akin. Pero ang sabi ko, wag na. Gusto ko lang ng kape. Yun. So yung buong quarantine stay ko dun sa Pilipinas, so ang dami-dami kong kape dyan. Okay, so ni piso wala ako nilabas dyan kasi lahat sila, mga sa kaibigan ko yan galing. Okay, gusto nila ako ibili ng pagkain pero ang sabi ko, wag na. Kape na lang. Bababaw lang ako. Masaya na ako sa kape. Tapos ipopost ko pa yan sa my day ko. Kahit hindi ako nagpo-post noon, madala ako mag-post. Okay? Pero kasi, ipopost ko yung kape na yon kasi it made my day. Ngayon lang, tuwang-tuwa kasi ako, syempre. And then para naman doon sa mga taong ma-post talaga or nagma-my day araw-araw, okay lang yun, walang kaso yun. Kasi nga, hindi importante yung sasabihin ng iba kung ano yung ipopost mo, kung mahal ba siya o mura, kung masarap o hindi naman masarap. Basta importante, it made your day. Okay, so i-post mo lang yan. Okay na okay lang yan. Tapos ano ba, singit ko lang din mabilis yung kay Chan, yung computer shop namin ni Chan. Si Chan pala, nagtrabaho siya sa Malaysia ng ilang years. Tapos meron siyang ipon. Pinakita niya sa akin yan. Kasi ang sabi niya, Jigs, gusto ko rin yung katulad kay Davis. Baka pwede mo akong tulungan. Okay, so sabi ko, okay, sige, patingin ng ipon mo. Nakita ko yung ipon niya. Piniliwanag niya sa akin lahat-lahat ng gusto niya mangyari sa buhay niya. Sabi ko, sige, let's do it. Same year din to, actually, after nung 2018 ng Assassin's Gaming Grounds. So, ayan yung post na Chan.
So ayun lang muna yung story natin para kay Davis next time na yung iba. At magagabi na, hinihintay na ako ni Davis, nagtatext na. Magpapalit lang ako ng damit, susuotin natin yung bigay sa akin ni Davis. Ang araw ngayon, March 29, lagpasan ng 6 o'clock eh. Ganyan talaga yung araw dito, kahit gabi na. May araw pa rin. So, yun lang muna yung video natin para sa araw na to. Feeling ko separate vlog na lang yung basketball ulit. Okay, tapos comment kayo sa baba kung meron kayo natutunan sa story ni Davis kahit papano. Okay, so next time na lang yung iba. Alright, so yun lang guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin para sa araw na to. Sa panonood, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like this video. Please give it a thumbs up. Comment down below. I'll see you in the next one. I'm out of here.